Walk in his path as Jesus showed us how. Magandang araw po muli sa ating lahat sa ating pagpapatuloy sa pagninilay ukol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Ay ngayon po ay ating pagninilayan saglit yung kaloob ng lakas ng loob na galing sa Diyos o tapang na galing sa Diyos. At ito po ay isang bagay na kinakailangan palagi nating ipamanhik sa ating Panginoon sa Espiritu Santo, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at tapang na paglabanan ang mga tukso, ang mga pagsubok na dumaraan sa bawat araw at marahil sa bawat saglit ng ating buhay. Marahil hindi man po lingid sa kaalaman ng lahat na bawat isa ay mayroong kanyang-kanyang dinadala sa buhay, may kanyang-kanyang kahinaan, karupukan. At dahil dito, kalimitan, hindi sapat yung tinatawag nating nais kong magbait, no? Kinakailangan may gawin. No? Halimbawa lang po, ay may isang tao na nag-aanyaya sa isang tao na gumawa ng masama. No? Kinakailangan halimbawa yung tapang ng loob na galing sa Diyos upang sabihin, ayokong gumawa ng ganyan, no? Sapagkat yan ay masama, no? Dahil alam natin na kung minsan nadadala tayo, maaari tayong madala ng tinatawag nating hiya, no? At nagkakaroon tayo ng kadunguan, sinasabi, upang talikdan ang kasalanan. Dito po, hindi natin sinasabi na kamuhian yung nagkakasala, sapagkat alam natin na bagamat ang kasalanan ay dapat kamuhian, pinakakasalanan, subalit ang nagkakasala ay dapat ipagdasal. Kung kaya't sa ating pagsasabuhay nitong pagiging malakas ang loob, matapang, no, hindi ito kasing kahulugan ng kayabangan. No? Hindi po ito kasing kahulugan ng kaangasan na walang kapararakan na sinasabi natin. Sapagkat ang tapang at lakas ng loob, kung ito'y galing sa Diyos, ito'y laging magbubunga ng kabutihan. Pagpalain tayo ng Diyos. God calls on us, we now call everyone. God counts on us, we count on you and in.